The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxiety of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times, and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent, and to stand before the Son of Man." Dear friends, brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Aaga nyo namang gumising. Gumising. Yan po ang summary ng ating ebanghelyo sa araw na ito, the last day of our liturgical calendar. At mamaya pa lamang o bukas ay first Sunday of Advent na. The word, the password for today is gising. Alam ko naman gising na gising kayo eh. Kaya, pero tingnan nyo muna kasi pagka tayo maagang gumising, minsan tayo ay pupungas-pungas din. Maaari ba pakipansin ninyo mga tao sa inyong kaliwat kanan, pakisabi ng word na gising. Lakasan nyo ha? Game. Oh, nakatulog na. Oh, gising. Ayo, gising. Sapagkat tayo ay naandito pa sa ating mundong ginagalawan, alam niyo sa first reading, si Daniel ay merong pangitain, nagkaroon ng vision. Pero si John the Evangelist, the beloved disciple, iba ang kanyang nakita. Sa Book of Revelation, sinabi niya, "The image of heaven is a city of life and light." Kaya nga kanina, nung kayo nagpo-procession, ako yung nagmo-monitor sa online, sa live streaming, 1,000, hindi lamang ho kayo ang nakasubaybay, kundi pati yung 1,000, isang daan na nagsusubaybay all around the world are with us also. Napakagandang tingnan sapagkat iba may dalang kandila at maliwanag dyan sa labas po. Yun daw ang pagkakaiba ng langit at ng ating mundong ginagalawan. Sapagkat ang ating mundo ay mayroong kadiliman, there is darkness, there is suffering. Pero sa langit daw, mayroong ilog na dumadaloy doon sa kalangitan. To the left and to the right of the river bank, there are trees na palaging may bunga. Hindi nila kailangan ng ilaw. Bakit? Sapagkat God and them seeing God face to face is their light. So walang gabi, walang karimlan. Kaya nga ang sinasabi sa ating mga nabubuhay pa at gumagalaw dito sa ating mundo, stay awake to the Lord's presence at the heart of this earthly city, praying at all times. Palagay ko naman eh, kayo gumising na maaga para rin manalangin, para rin maghanda. Diba? Mas maaga nga ako yung nagising sa amin eh. Lalong-lalo na yung mga galing pa ko sa lugar na malayo. Hindi po ba maaring overnight na ang kanilang travel? So in other words, gising kayo. You are awake. Kaya nga merong reminder ang Panginoon sa atin sa gospel na ating binasa. Huwag sana tayong magkakaroon, kakalyuhin ang ating kalooban ng ating puso dahil sa anxieties of life. Marami tayong pinagkakaabalahan. Marami tayong hinihiling sa Panginoon at sa mahal na Birhen na mangyari sa ating buhay. Kailangan nating magdasal. Ang pagdarasal ay hindi lamang pagpunta sa simbahan at pagrosaryo, kasama iyon. Pero kahit nasaan tayo, kailangan ang nasa ating isip ay hindi itong mundong ating ginagalawan at kung ano man ang ating pinagkakaabalahan, kundi there is a city,
an everlasting city. Hindi kailangan ng ilaw, hindi kailangan ng kandila. We will just be staring at the face of God. Pagka nakita na natin ang mukha ng Diyos, ano pa ang ating hihingin? Ano pa ang ating ipapanalangin? Nasa harap na natin ang Panginoon. Nakikita na rin natin ang mukha ng mahal na birin. So pasalamat po tayo at tayo'y dumating dito sa dambana ng mahal na birin ng Santo Rosario ng Manawag ng maayos, at sana sa pag-uwi natin ay maging maayos din at baon natin ang pag-asa na one day we too will see each other and we will be seeing God face to face.